Yan, so medyo naputol tayo doon. I-edit na lang natin, pagdugtungin natin sila. Okay, yun yan, no? Payroll system, risks and internal controls. Unang-una dyan, risk of inaccurately recording transactions. O yung nagkamali ng pagre-record. So, saan ba pwede magkamali yung ating business, no? O yung department na involved dito sa pagpaprocess ng payroll. Saan ba siya pwedeng magkamali? Unang-una, pwedeng magkamali sa pag-record ng attendance ni employees, no? At pangalawa, pwede rin dun sa pay rates. Magkamali sila. Yan. Compare natin dito, no? Dito naman, sa pangalawang risk, misappropriation of cash through payroll fraud. So, dito intentional na yung panggagansyo dito, no? Si perpetrator, sinasadya niya na maliin. So, anong controls muna dito sa inaccurate recording ng transactions? So, ganun pa rin, no? May physical and may IT controls. Sa physical controls, nandyan si accounting records. Ano ulit to? Ito yung ginagamit natin para ma-maintain yung audit trail, no? Yung trail ng documents na susundan ni auditor kapag gusto niyang malaman kung ano bang nangyari dun sa transaction. So, dito, pag nag-keep kasi tayo ng proper accounting records, makikita natin kung halimbawa, may na-detect tayo ng mali. So, makikita natin kung saan tayo nagkamali. Okay. Then, dito naman, sa independent verification. Sabi nga natin, no, minsan nagkakamali ng input yung nagpe-prepare ng documents. So, mas maganda kung may verification na nangyayari. So, halimbawa niyan, yung mga previous documents na nadaanan natin, no, so pakita lang natin. Sumobra tayo. Hanap lang tayo dito ng document. Ayan, ito. Halimbawa, itong personal action form. Makikita mo dito sa bandang baba, may approval. Ayan, pinirmahan ni supervisor and ni director of personnel. Ayan, so ito na yung nangyayaring independent verification. Okay, dito rin, sa job ticket. Ayan, may pirma ni supervisor, si Donna Brown. Okay, so ayan, control yon para at least ma-ensure na tama yung recording ng transactions. So, yun yung dalawang physical controls. Sa IT controls naman, nandyan ulit si data input edits, error messages, file backup, and automated posting to accounts. Itong data input edits, ito nga yung sa stage ng pag-i-input pa lang ng data, nade-detect na ng system natin kung tama ba siya or mali. So, makikita niya kung ang i-accept lang niya dapat is mga figures o mga numbers, pero nagkamali ng enter si employee, no? For example lang, nalagyan niya ng letters. So, hindi natatanggapin agad. And yung iba pang klase na detection, no? Yung alphanumeric, tapos ano pa ba? Yung mga missing data. So, dito, nade-detect agad kung may mali. Hindi mapaprocess. I-re-require siya na i-edit yung ginawa niya bago siya pumasok sa system. Okay, ganun din naman sa error messages, no? Pag may error, magpo-prompt yung error message para i-fix nung nag-post o nung nagre-record. File backup, self-explanatory naman, no? Nagkaroon ng error na na-detect. So, makikita natin sa files, sa backup ng files kung saan ba nag-originate yung error. Then, ito, automated posting to accounts. Para ma-lessen lang yung human error, naging involved na dito yung automatic posting. Ayan. Minsan kasi nagkakaroon ng fatigue, no, yung mga employees natin. Nalilito sa kung saan ba dapat i-post yung accounts and so on. So, pag automated na, si system naman, hindi siya madaling mapagod. Ayan. So, malalesen yung human error. Yun. So, punta tayo dito sa misappropriation of cash through payroll fraud. Again, dito, sinasadya na, no, na magkaroon ng kababalaghan
Sino ba kadalasan yung nag-i-initiate nito? Payroll fraud. So napag-usapan natin to dun sa previous chapters. Example natin dito, si supervisor na nakikipag ano bang tawag dito? Nakikipag sabuatan sa kanyang subordinate, no? Sabihin niya. For example lang, ha? Uy, employee A, mag-charge ka ng overtime, i-approve ko. Tapos hati tayo. So, pwede niya gawin yun, no? Si employee A naman, since gusto niya ng extra pera, gagawin niya. So, mag-charge siya ng overtime, papa-approve kay supervisor, then hati sila. So, happy-happy, no? Win-win. Pwede rin si supervisor, pasahurin pa rin niya yung employee na matagal nang nag-resign. For example, si employee B nag-resign na, pero hindi siya alam ng organization. Pinapasahod pa rin siya ni supervisor, and yung check na para sana kay employee B, kinukuha ni supervisor. Okay. Pwede rin ghost employee talaga, no? So, wala talagang empleyado, pinapasahod ni supervisor. Yan. Ano naman controls dito sa risk na to? Ayan. Hinati pa rin sa dalawa, no? Physical and IT. Doon muna tayo sa physical. Transaction authorization. Ayan. Self-explanatory naman, no? Dapat properly authorized yung pagpapasahod. Ayan. So, saan ba to na papakita o pinapractice? Doon sa personnel action form. Okay. So, makikita kasi doon yung current employee records talaga. Hindi yung updated na existing employee na sasahod talaga dapat. Okay. So, binanggit natin kanina yung ano tawag dito? Personnel action form. So, balikan lang natin. Saan yun? Ito. Is a document identifying employees authorized to receive a paycheck. So, ito hindi si supervisor yung may handle nito, no? Ibang department. Personnel department yung in charge dito sa document na to. So, hindi niya pwedeng doktorin yan. Hindi siya pwedeng maggawa ng fictitious or ano, non-existent na employee. Okay. Saan na tayo? Ayan. Okay. Yan na, isang example yon ng transaction authorization. Then, next, segregation of duties. So, magbigay din tayo ng example dito. No? Naalala nyo ba si paymaster, yung binigit natin kanina? So, siya yung involved o yung in charge sa pag-distribute ng paychecks sa employees. Okay. Kasi, paano ba kapag si supervisor mismo yung in charge sa pag-distribute ng paychecks ng subordinates niya? Madaling-madali niyang magawa yung in-example natin kanina na fraud, no? Na magpapasahod siya ng ghost employee. Okay. So, kapag si paymaster ang in-charge, hindi niya magagawa. Hindi magagawa ni supervisor yung masama niyang balak. Okay. Then, ito. Supervision. Dito naman, from the name itself naman, no? Supervision. May supervisor na in charge sa pag-observe nung mismong pagpapasahod din. Okay? Yung pati yung attendance and pag-keep nung time cards. Okay? Applicable din 'yun sa previous na ano no, na risk supervision. Pero dito mas applicable kasi independent verification. Okay, kasi nga ina-approve muna yung documents bago siya ipasok sa system. Dito habang ginagawa, pinapanood siya. Okay, supervision. Sana naalala mo pa yung pinagkaiba ng dalawa, no? Itong independent verification after the fact na ginagawa, itong supervision while doing the fact. Okay? Then last, access control. Since misappropriation nga yan. Okay, so dapat mag-exist yung access control. Okay, hindi lang dun sa mismong cash, pati dun sa records. Okay, dapat may control tayo sa kung sino lang ang pwedeng mag-access niya. Then ito, IT controls. May binanggit dyan na apat. Basahin lang natin. Limit tests to detect excessive hours reported per period. Self-explanatory naman, no? Baka sobra-sobra na sa 24 hours.
yung chinacharge. E ilang oras lang ba meron sa isang araw? Tama, 24. Okay, number 2, biometric scanners, swipe cards, and pins. Excuse me. Reduce the risk of payroll fraud by ensuring that individuals clocking into the system are valid employees. So, nagbigay tayo ng drawing nito. Kanina, nasa na yung drawing ko? Yan, so naputol tayo ulit. Pero ito pala yung drawing ko kanina, no? Ayan, so ito yung example ng biometric scanner. Fingerprint scanner siya. Pwede rin namang, ano pa ibang sabi dyan? Swipe cards, pins, and yung tinatap na ID lang. Okay. Kaya lang, yun nga, may risk pa rin yun na baka ipadala sa ibang empleyado yung ID. Mas okay pa rin itong fingerprint scanner. Kasi hindi mo pwedeng ipadala yung daliri mo sa ibang tao. Masakit yun. Pangatlo, automated tests to validate employee time cards against a valid and up-to-date employee file. Then ito, last, paycheck direct deposit options for employees. Okay. Yan, self-explanatory naman yung dalawang ano na, last na IT controls. So next na tayo dito. Yan, ayaw mo na namang sumunod. Risk of unauthorized access to payroll records and confidential employee data. So, payroll information is at risk to unauthorized access from outsiders as well as employees of the organization. Syempre, hindi natin basta-basta pinapamigay yung information about dito, no? Sensitive kasi siya. Lalo na yung pasahod natin. Baka makita ng hindi dapat makakita. For example, yung competitors natin, no? So baka kasi i-compare nila, tapos halimbawa mas malaki yung pasahod nila sa ngayon, tapos nakita nila na mas mababa yung sa atin, baka litan nila yung pasahod nila. Okay, or the other way around, ano? Okay, then yung employees naman, baka makita nila na si ganito mas malaking sinasahod sa akin, pero pareho naman kami ng ginagawa, so makaka-apekto yun sa trabaho niya. Okay, so dapat secret lang. Okay. Yung pasahod natin hangga't maaari, huwag natin pinapakita sa iba. Okay, so paano natin magagawa 'yon? IT controls na involved dyan, passwords and multi-level security. Passwords, alam mo na, no? Yung multi-level security, again, 'yan yung iba't ibang personnel sa iba't ibang department ay may kanya-kanya lang na pwedeng i-access. Ganun din, no, yung mga iba't ibang employees na iba't iba yung rank, hindi sila basta-basta nakaka-access ng kung anumang information na kailangan nila. Okay, so limited lang yung access nila sa info. Then itong fourth bullet point, outsourcing the payroll function. Ibig sabihin lang nito, kukuha tayo ng isang service provider, no, ng payroll. Tapos sila na yung bahala na mag-process ng payroll ng organization natin. So meron kasing ganyan. And ayun, no, may advantages and risks involved dito sa outsourcing. Yung risk na banggit na natin kanina, kasi syempre makikita ng ibang tao yung pasahod natin. Syempre ipapagawa natin sa ano, no, sa ibang organization o ibang service provider yung payroll natin, malamang kailangan nila yung details niya. Okay. Advantages naman, since mahirap din, matrabaho rin yung pagproseso ng payroll. Itong mga nagpo-provide ng payroll function, experts na sila dyan. So, mababawasan yung patraining mo sa empleyado mo. And yung error din, no? Malilesen. Kasi nga, pag pinagawa mo dito sa kanila, hasang-hasana sila dyan, kumbaga. Yan yung trabaho nila, eh. Okay. So, dito sa risk ng ano na pag-leak ng info, ang control dyan, syempre, dapat may ano, no, may kasulatan kayo, non-disclosure agreement, for example. So, bawal mo i-leak sa iba yung nakita mo. And pwede rin naman na huwag mong specify yung names. For example, positions lang. Okay, yung ilalagay doon. For example lang, no?
para hindi lahat nakikita nung outsourcing company. Okay, so ayan yung mga risks and internal controls sa payroll system. So dito may summary lang. Ayan, balikan mo lang siya dyan. Tuloy tayo dito sa fixed asset system naman. Ganun pa rin, no? Conceptual fixed asset system muna. And itong DFD ng fixed asset system. Yung titingnan muna natin. Okay. Ayan. So, basahin lang natin yung bullet points. Fixed assets are the property, plant, and equipment used in the operation of a business. Okay. So, ito alam mo naman na, no? PPE. Yan yung fixed assets. Nagde-depreciate ba yan? Yes. Maliban sa land. Very good. Okay, pag-aaralan nyo yan sa financial accounting. Yan. So, second bullet point, the specific objectives of the fixed asset system are two. Number one, process the acquisition of fixed assets as needed and in accordance with formal management approval and procedures. Acquisition, yung unang-una. Number two, maintain adequate accounting records of asset acquisition, cost, description, and physical location in the organization. Accounting records. Pangatlo, maintain accurate depreciation records for depreciable assets in accordance with acceptable methods. Okay, sabi nga natin kanina, nagde-depreciate yung karamihan sa mga fixed assets. Okay, pangapat, provide management with information to help plan for future fixed asset investments. Then, panghuli, properly record the retirement and disposal of fixed assets. Okay, so dito may tatlong pwede natin sabihin stages din, no, na sa buhay ng isang fixed asset. Una, asset acquisition. Kapag bago, okay. Asset acquisition is obtaining a new asset or replacing an existing one. Kapag bago acquire, malamang asset acquisition ang tawag dyan. Ito, asset maintenance. A depreciation schedule is a record used to initiate depreciation calculation. Sabi nga natin, sa pagdaan ng panahon, nagde-depreciate ang PPE. So may alam ka na ba ang method to depreciate? Tingin ko mamaya yata meron dito na examples na ibibigay sa'yo. Ay, hindi pala. Hindi siya nabanggit dito sa PowerPoint. Okay. Pero sige, banggitin natin yung mga straight line, double declining, ano pa ba? Sum of the year's digits. Pero hindi natin pag-aaralan dito. Accounting kasi yun. Okay. Tapos ito, asset disposal. Kapag fully depreciated na or gusto ng ibenta or i-retire yung asset. Ayan. Asset disposal. Is when an asset has reached the end of its useful life or when management decides to dispose of it. The assets must be removed from the fixed asset subsidiary ledger. Ayan. So, tingnan natin yung DFD nitong fixed asset system. Okay. So, ganun pa rin. Makikita mo yung input source and output destination of data. Itong mga shape na to. And then, itong mga to. Yan yung processes. Okay. Mapapansin mo, yung pagbili ng fixed assets, same din yung proseso sa pagbili na doon sa previous chapter natin, no? Doon sa purchases and cash disbursement system. Okay, ayan dyan, may authorization, may nagre-request na department, no? Then, i-authorize yung pagbili, then yung mismong pagbili na, then pag-setup ng payable, yung pagbayad ng payable, etc. Same lang nung proseso, no? Ang naiba lang dito, meron pang tatlong nangyayari dyan. Ina-acquire, minemaintain, dinidispose. Okay, so dito tayo magfo-focus sa tatlo na to. Okay. So dito yung asset acquisition. Binibili nga yung asset. Asset disposal, dito naman. Then asset maintenance, dito naman. Okay, so tingnan natin dito sa physical fixed asset system, yung discussion niya. Okay, then balikan natin yung DFD. Acquisition procedures, when the fixed asset accounting clerk receives a receiving report and a cash disbursement voucher. These documents provide evidence that the firm has physically received the asset and show its cost. Okay. Ang iniintay daw na document is yung receiving report and yung cash disbursement voucher. Ibig sabihin lang nito, natanggap na yung PPE and bayad na siya.
So, tingnan natin dito yung acquisition nung fixed asset. So, makikita mo dito, yung user department, siya yung nagre-request nung pagbili ng PPE. Siyempre, siya nga yung gagamit. Okay, so dadaan sa authorization procedures, then yung approval, sa purchasing, yung mismong pagbili sa vendor, yung pag-setup ng payable, then yung pagbayad. Okay, so anong sabi dun kanina? Si fixed asset accounting process, siya yung magre-receive nung receiving report and asset cost data nung cash disbursement voucher para masabi na bayad na yung asset. Okay, so dito yan mapaprocess, fixed asset accounting. Ayan, sabi dyan, no? Receiving report and a cash disbursement voucher. These documents provide evidence that the firm has physically received the asset and show its cost. So next natin, asset maintenance. The fixed asset system uses the depreciation schedules to record end-of-period depreciation transactions automatically. Makikita mo rin dito yung asset maintenance. Ayan. Pero, ang sabi dito, asset changes yung dinadala niya sa fixed asset accounting. Bakit? Ano pa bang pwedeng magbago sa assets? Tama, yung repairs, no? Repairs and maintenance ng asset na yun. Bakit? Kasi may ibang repairs and maintenance na capitalizable. Okay, maaaral mo yan sa financial accounting. Okay. Kasi minsan hindi mo siya basta-basta i-expense. Pwede kasi siyang i-capitalize, lalo na kapag na-lengthen niya yung useful life o mas pinadali niya yung trabaho ng employees mo and other reasons, no, sa FINAC mo na lang siya maaaral o may encounter. Okay. Kapag ganun, yung changes, asset changes, excuse me, kasama yun sa asset maintenance na process, no? And, ayan, ipaprocess din siya ng fixed asset accounting function. Next natin, disposal procedures. The disposal report formally authorizes the fixed asset department to remove from the ledger an asset disposed of by the user department. Ito si user department, disposal request, i-authorize yung disposal, then ipaprocess, disposal report, dadalhin ulit kay fixed asset accounting. Okay, so yun yung tatlo, ha? Acquisition, maintenance, and disposal. So dito may sample lang ng depreciation schedule. Ayan, so may name ng client o ng business, tapos kung anong asset ba yan, office furniture, yung details nakalagay din dito. Okay, and yung lapsing schedule. Pero sa actual practice, kapag humingi ka ng lapsing schedule, hindi siya ganyan ka-simple, no? Malamang, makikita mo rin doon yung kung may nangyari bang capitalizable na repairs. So, makikita mo doon, hahaba yung useful life. Makikita mo kasi dito yun, eh. Yung life in years, yan yung useful life niya. 5 years. Paano pag nagkaroon ng repairs na nagpahaba doon sa useful life pa niya? So, ipapakita rin yun sa lapsing schedule. Okay. Kapag swerte ka, pero kapag hindi, ikaw na bahalang umintindi sa client mo kung paano ba niya ginagawa yung depreciation schedule niya o yung lapsing schedule. Okay, pagalingan na lang tayo umintindi ng kliyente kapag ganun. Ayan. So ito sample lang, no? Usually, Excel file yung bibigay sa'yo ng kliyente mo. Pero na lang kung high-tech siya o kung nag-generate ng automatic na lapsing schedule yung system niya. Okay, pero karaniwan niya, yun Excel file. Ito, computer-based fixed asset system. So, ganun pa rin, no? Nag-focus pa rin doon sa asset acquisition, maintenance, and disposal. Makikita mo dyan, yung tatlo na yun. Mm-hmm. And kapag nakita mo nga yung ganitong process, ibig sabihin, computer process, no? Sa asset acquisition, ang proseso dyan, enter new asset on file. Okay. Tapos ito yung fixed asset department na pinanggagalingan ng source documents.
Itong receiving report and disbursement voucher, voucher na binanggit na rin natin kanina, manual input papunta sa system. Then si system na bahala. And ultimately, ma-update yung GL FRS. Okay. Then ganun din dito sa maintenance. Yung changes naman na manggagaling doon sa user departments. So, halimbawa, depreciation, repairs, na capitalizable, i-enter manually sa system. I-update yung depreciation. Ayan. Then, sa GLFRS. Then, lastly, asset disposal. Si, yung magdi-dispose na department, no? Sales or disposal procedures, manual input, and yun. Okay. Ayan. Ito, sample lang ng fixed asset record structure. Makikita mo dyan. Item number. Yung code niya, no? Then, kung saan siya malolocate. Room 182. May example dyan. Description. Photocopier. Asset type. Office. Ano to? And F. Di ko alam kung ano yan. Pero, yan. Asset type niya. Malamang ano to, no? Office, ano siguro, equipment, and furnitures. Ewan ko yung F. Asset life, 60 months. Example lang naman yan, no? Cost, yan, nakatala rin dyan. Residual value, 500. Depreciation method, ito yung binabanggit natin kanina, SYD, o sum of the year's digits. Pag-aaralan mo sa FINAC. Period, month, 5. Then, ito yung ano, no? Months in use. Okay, then retirement date, not applicable. Tapos, accumulated depreciation and book value. Ayan. So, try mo nga kung tama siya ng compute sa book value. Cost minus accumulated depreciation. Tama ba si book? 55 minus 694.45. Ayan, tama. Very good. Okay. Ayan. Next natin. Ito, asset status report. Yan, nagbigay lang din ng example. Code, ayan. Office furniture pala. Office furniture pala yung off and F. Okay, so, dyan nakalista kung ano ba yung mga PPE ng company. Then, brief description. Tsaka yung cost, residual value, and accumulated depreciation nakalagay dyan. Okay. Then ito, fixed asset depreciation report. Sample lang din. Ayan, nakalagay dyan yung mga codes. Then yung method ng depreciation. SL, ibig sabihin, straight line. SYD, sum of the year's digit. DDB, double declining balance. So iba't iba yung method ng pag-depreciate niya. Depende sa kung ano ba yung purpose o kung paano ba ginagamit yung asset. Okay, and yan. Fixed asset system, risks, and controls. Yan. Authorization controls. Fixed asset acquisition should be formal and explicitly authorized. So, parang yung sa purchases din, no? Na process. Kaya lang dito, mas mahal kasi. Excuse me. Mas mahal yung ating PPE karaniwan, no? So, material yung expenditure dito. Kaya, formal dapat yung authorization. Oh my gosh, ba't bagaralgal na naman yung boses ko. Next, supervision controls. Management supervision is an important element in the physical security of fixed assets. So, bakit? Ano ba ang risks dito sa fixed assets? Pwede rin siyang manakaw, no? Or improperly magamit ni employee. So, supervision, isa rin siyang control para maprotektahan yung ating fixed assets. Then ito, independent verification controls. Periodically, the internal auditor should review the asset acquisition and approval procedures to determine the reasonableness of factors used in such decisions. Again, verification after the fact. Nabili na yung asset. Iche-check lang ni internal auditor. No? Periodically daw. Kung tama ba yung approval procedures na ginawa? And reasonable ba yung factors used sa decision na yun? Okay. So, ano bang mga decision yung pinag-uusapan dito? Kung kaninong vendor bibili. Okay. Reasonableness ba? Reasonable ba na dito tayo bumili kay vendor A kung mas mura naman yung binibenta ni vendor B? O baka may
kamag-anak si purchasing department dito sa vendor A, kaya dito siya bumili. Baka meron siyang self-interest. Okay, mga ganong factor. So, titingnan ni auditor kung reasonable ba yung factors na involved doon sa purchase na yun. And ayun, para sa fixed asset system. So, tapos tayo dito. Chapter 6. Ayan, stop natin yung recording.